we will have now a review about the greatest common factor or simply GCF. Baka kasi yung iba sa inyo nakalimutan na kung paano kinukuha yung GCF. So GCF, it is simply the highest number na pwedeng makapag-divide dun sa mga given numbers. Let's say for example, you're going to find the GCF of 12 and 18. Ibig sabihin, ano yung number, pinakamataas na number na pwedeng mag-divide kay 12 and 18? That is 6. So therefore, 6 is their GCF. Kung yung iba, nahihirapan kung paano maghanap kagad ng common fact ng GCF, meron tayong ganitong method kung natatandaan nyo pa. Let's say for example, nahihirapan kagad kayo na 6 yung isipin. So, pwede kayo mag-start doon sa pinakamababa. Let's say 12 and 18, ano yung parang naisip nyo kagad ang number na pwede mag-divide doon? Yung mababa lang. Kunyari, 2. 2 lang yung naisip mo muna. So, ilalabas mo si 2. Then, divide. 12 divided by 2, that is 6. 18 divided by 2, that is 9. Okay? So, meron ka na ngayon 6 and 9. Now, 6 tsaka 9, meron pa bang number na pwedeng mag-divide kay 6 and 9? That is 3. So, ibig sabihin, common factor niya pa rin yun. 6 divided by 3, that is 2. 9 divided by 3, that is 3. Okay. Ang natira na ngayon is 2 and 3. Meron pa bang number na pwedeng mag-divide kay 2 and 3? Wala na except for 1. Right? So, kapag umabot ka na dun sa 1, naging prime na yung mga numbers na to, ibig sabihin, nakuha mo na yung kanyang greatest common factor. Now, ano na yung greatest common factor nun? Itong mga nasa labas, ang gagawin mo lang dyan is to simply multiply them. Multiply mo lang sila lahat. So, 2 times 3, 6 times 1 is 6. Therefore, 6 is their greatest common factor. Ganito yung gagawin nyo kung sakaling nahihirapan kayong kunin kagad yung greatest common factor nila. Okay? Next example, let's say you have 24, 32, and 40. What is the GCF of 24, 32, and 40? Ano yung pinakamataas na number na pwede mag-divide sa tatlong to? Ay yung GCF nila. That is 8. Okay, ayan yung GCF. Again, kung nahihirapan, pwede nyo ulit itong gamitin. So, 24, 32, then 40. Again, ano muna yung unang yung naiisip na pwede mag-divide sa kanila? Let's say 2. 2 ulit. So, 24 divided by 2, that is 12. 32 divided by 2, 16. 40 divided by 2, 20. Now, you have 12, 16, and 20. Ano yung pwedeng mag-divide? Pwedeng 4. Pwede ng 4. Pwede mo, kunyari, 4. 4 na yung naisip mo instead of 2. So, 12 divided by 4, 3. 16 divided by 4, 4. 20 divided by 4, 5. Now, may number pa ba na pwedeng mag-divide kay 3, 4, and 5? Wala na except for 1. Again, pag na kay 1 ka na, ibig sabihin nakuha mo na yung GCF. Ano na lang ulit ang gagawin mo? I-multiply mo lang sila lahat. So, 2 times 4 is 8. Times 1 is 8. So, the GCF is next is, how are we going to find the GCF of variable? Sa variable, madali lang yan.
Para makuha yung GCF ng variable, ang gagawin nyo lang ay kung ano yung pinaka mababang exponent, ayun na yung GCF nila. Example, x squared, x raised to 4, x raised to 7. So, pare-pareho naman silang x. Ibig sabihin, common factor yan, may GCF. Ano yung pinakamababang exponent? You have 2, 4, and 7. The lowest exponent is 2. Therefore, their GCF is simply x squared. Dito naman, parehas may y. Lahat yan. So, anong GCF niyan? Again, hahanapin mo lang yung may pinakamababang exponent. And in this given, ang pinakamababang exponent is 5. So, the GCF is y raised to 5. Next, we have a squared b, then a raised to 4b cubed. What is the GCF? Kapag ganyan na, isa-isa. Okay, isa-isang variable yan. Pareho silang may a. Right? So, therefore, pwede mo yung makuna ng GCF. Ano yung pinakamababang exponent ni A? That is 2. Therefore, A squared. Pareho din may B. So, ano yung pinakamababang exponent? Si 1. So, si B. So, ang GCF neto ay A squared B. Next example. So, e raised to 4 f squared e cube f raised to 5. What is their GCF? Again, tignan muna kung common. Pareho silang may e. So, ano yung pinakamababang exponent? That is 3. So, e cube. Pareho din may f. Pinakamababang exponent is 2. So, the GCF of this given is e cube f squared. Next example. Kung mapapansin nyo, tignan nyo muna ha kung common lahat. Now, lahat ba yan may A? Hindi. So, ibig sabihin, hindi common factor si A. Wala, hindi nyo pwede siyang kunan ng GCF. Lahat ba may B? Yes. Therefore, ano yung pinakamababang exponent? That is B raised to 1, so si B. Lahat ba may C? Wala. Therefore, hindi din common si C. Hindi yun siya makukuna ng GCF. Kaya, ang GCF lang ng given na to ay si B. This is our simple review about greatest common factor. So, sana na remember nyo na ulit yung lesson nyo about GCF kasi i-apply natin siya sa factoring. Again, greatest common factor, mapapactor out nyo lang yon kapag common sa lahat ng term. Kapag hindi common, ibig sabihin hindi nyo pwede i-factor out. Hindi siya considered as GCF. Okay?